Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pang ating general love reading for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Okay, so kung cross-watcher kayo, pwede maging kayo ito at hindi si Earth Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang rules depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do hit the subscribe button and the notification bell. And of course, yung ibang channels natin ay nandiyan na lang po sa description box for personal reading. Nandiyan din po, paki-check na lang. Okay? Again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Kapalaran sa pag-ibig. Okay, so let's start your reading for Earth Sign. Okay, so we do have here the Queen of Pentacles. Yeah, this is your element, Earth Sign. Taurus, Virgo, Capricorn energy, the King of Wands, the Seven of Wands. I feel like I need to get one more. The Temperance card. This is the card of being patient, Sagittarius energy. The Emperor. Okay, so sa nakikita natin, actually whatever you're doing right now, kung ano man ginagawa mo ngayon, no? Nagiging maganda ang balik nito sa'yo. Nakakita tayo ng stability dito. Bigay mo yung best mo, no? Sa kung ano man yung ginagawa mo. Especially with regards to career, whatever project ang ginagawa mo, sinisimulan mo, ituloy-tuloy mo lang, ilagay mo dyan yung full force mo. Kasi nakikita natin na magiging maganda yung balik sa'yo nito. Pero you know, you have to be more patient. Hintay-hintay lang. Hindi tayo dati nagmamadali. Okay? Ibigay mo yung best mo dyan, magiging maganda yung balik niyan sa'yo. Okay? And the Emperor is here, yeah, be the authority of your life. Ikaw dapat ang nasusunod. Ikaw dapat yung, ano yung gusto mong mangyari. Kasi may talino ka eh. May angking kang galing at talino sa kung ano man yung ginagawa mo. Huwag kang magpapa. You know, alam mo, kahit hindi ko to sabihin sa'yo, pwedeng may experience ka na. Na hinayaan mo yung ibang tao ang mag-decide sa kung ano yung magandang gawin or piliin and then hindi naging maganda yung kinalabasan. In short, pwedeng yung decision mo pa rin talaga dapat pala ang nasunod, ang tama. Okay, so yun na, be the authority of your own life. Ikaw dapat ang nasusunod. Kasi pwedeng ikaw naman talaga ang makakapagbigay sa iyo ng success, sarili mo mismo. Hindi manggagaling sa ibang tao, hindi opinion ng ibang tao. Yung iba kasi sa inyo talaga, you are embracing opinion. Mahilig ka sa opinion ng iba. Pero ikaw ang magagawa ng desisyon, opinion lang nila susundin mo. Well, in this case, nakikita natin, yung opinion mo talaga or yung pinaka-desisyon mo talaga ang pinakatama, ang pinaka-the best dito. Kasi nakikita mo yung sitwasyon sa ibang you know, you're thinking about the box. So, I'm sorry, you're thinking outside the box. So, nakikita mo yung sitwasyon sa sarili mong paningin and alam mo talaga yung dapat gawin, okay? And mas higit na alam mo ang dapat gawin. So, yung iba lang sa inyo, kaya ka humihingi ng advice or opinion ng ibang tao kasi hindi ka sigurado masyado dun sa pipiliin or gagawin mo. So, you have to be the authority of yourself. So, yun yung pinaka-advice na rin sa'yo. So, how about your person that you're dealing with for our Earth sign? Sino itong person na kukonnect mo? May nahulog na dito, but I will not take this masyado kasi maraming cards yun nalaglag. The Five of Cups is here. What's with the Five of Cups? Okay, your person is really sad. Nalulungkot. The Knight of Wands and then the Queen of Cups is here. There's two cards na lumabas and I'll get one more card. Okay, sorry about that no, na nagagalaw kasi yung aking microphone pag nadadali ko po. And meron siyang ground. The Five of Wands. Nalulungkot siya. The Five of Wands is here. Pwedeng may problema kayong dalawa or tingin niya you are galit. I feel like this person has a lot of love for you. Mahal ka nitong person ito. Gusto ka nitong person ito.
But you know, with the Knight of Wands, I feel like this person gusto niya lang magkaroon ng some kind of new beginning sa inyong dalawa. And, you know, this person is very passionate. Sobrang, you know, the love is there with the Queen of Cups. Tapos ito pa, very passionate energy. Nandun yung naglalagablab na pagmamahal eh. Kumbaga kung ganun eh. Pag sinabi natin ganun, when I say passionate na pagmamahal, parang the way I say this, ito yung pagmamahal na parang gusto kong ipagsigawan, gusto kong ipagmalaki, gusto kong ipagyabang. You know, if only hindi nagkakaroon ng problema sa atin. So, pwede may problema sa inyo nitong person na ito ngayon. And then, gusto niya gawin yung mga bagay niya because of the problem. Maaaring tingin niya, galit ka sa kanya, or, yeah. So, nalulungkot ang person. So, ano nasa isip mo regarding your person? Nasa isip mo regarding your person is the Two of Cups, the Lovers, the Four of Cups, and then the Eight of Swords. I feel like, regarding sa situation nitong person na ito, parang, by the way, I can smell longganisa. I don't know if you're eating longganisa or tocino. This could be your reading. You want a relationship, you even want marriage, yung iba sa inyo. If you're not yet married dito sa person, yung iba pwede magka-relasyon na kayo, pero gusto mo ng marriage, you want commitment, gusto mo ng partnership. Yung iba naman sa inyo, pwede yun yung main problem. Ha? Kasi ito yung Four of Cups, this is you na nag-iisip ka ng mga problema sa inyong dalawa. So kung ikaw ay currently in a relationship dito sa person ito, pwedeng tinitignan mo yung mga nagiging problema sa connection ninyong dalawa. Kung bakit hindi nagiging okay with the Eight of Swords. And then, yung iba naman sa inyo, pwedeng wala kayong relationship, wala kayong commitment, connection. Maybe you're thinking about partnership, ganyan. Or even marriage, or, you know, legal matter is here. You love this person. Mahal mo yung person mo. It's just that. Parang nagdadalawang isip ka na. No? For some of you, parang gusto mong i-cut off or what? Or itigil or what? Kasi, hindi ka na masyadong sigurado. Yun ay para dun sa hindi mo ka-relationship itong person na ito. So, ano yung nasa isip ng person mo? Okay. Nasa isip ng person mo is the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. I don't know if you're eating kanin na may kape. This could be your reading. Like, kanin na sinasabawan ng kape. Hindi ko naman sinabing ngayon mo ginagawa yon, pero pwedeng once in your life, ginagawa mo yon or ginagawa mo yon yung kumain ka ng kanin na may sabaw na kape. The Magician is here. The Nine of Wands and the Ace of Swords. Mm-hmm. Your person is marami siya kasing ano eh. Parang responsibility ngayon, marami siyang ginagawa. The Magician is your person na pwedeng may mga tao siya na ini-entertain somehow. Hindi naman entertainer, ano, pero pwedeng meron kasi siyang mga kausap na tao ngayon or kung magkakailangan kong mag-stay dito sa ginagawa ko at i-continue ito dahil hindi ko basta-basta pwedeng tapusin. Yeah, your person could be busy. The Ace of Swords, your person, gusto niya ng new beginning. Nasa isip niya yon. Pero feeling niya kasi hindi niya kaya or hindi niya magagawa pa sa ngayon. The Page of Swords, this is your person. Medyo, I can say immaturity. Pagdating sa buhay, hindi pa siya ganoon ka-mature. I don't know about this person. Kasi sa totoo lang, wala naman ako nakikita sa kanya ngayon na something. Oo, nalulungkot siya, pero maaring isa pa kung bakit siya nalulungkot is because of the situation. Parang busy kasi ako.
Marami akong ginagawa. Hindi ko pwedeng tapusin. Basta-basta to. What is your emotion towards your person? Anong emotion mo para sa kanya? You're more open. Ikaw yung mas nakikita nating open. I can see a lot of love here with the Nine of Cups. Mahal mo yung person mo. You miss this person with the Three of Wands. Miss mo siya. Gusto mo siyang makausap. Gusto mo siyang makita. Gusto mo siyang maybe to offer something. I can see na mayroon ka mga nasa isip na ideas. Ganyan. I can see the world. So, pwede may separation or pagkakalayo sa inyong dalawa. Parang gusto mong mag-offer sa kanya ng stability or maybe new adventure. Pero paano mo yun i-offer? Parang ganun yung nasa isip mo eh. And nasa emotions mo. Mahal kita kaya nga gusto ko mag-offer sa'yo ng stability. Gusto ko magkaroon ng something stable sa atin eh. Kaya lang, paano ko to gagawin? That's your energy. Hindi mo alam. Hindi mo sure. So how about your person? Anong emotions niya for you? What is your person's emotion for you? Your person is really busy. Gusto niyo lang tumulong sa'yo, maybe usapin financial. Pero problem niya rin is money eh. I want to help you financially, kaya lang problem ko rin is money. Your person is currently dealing with his or her karma, babae man or lalaki. Dealing with their karma. Ano yung karma? Wala man, yung iba sa inyo, hindi love karma or whatsoever. Karma ng buhay. Pwedeng iba kasi yung gusto niyong mangyari, iba yung kanyang wish, iba yung kanyang dreams, iba yung kanyang, you know, yung definition niya ng success. Iba yung gusto niya talaga. And then hindi yun yung tinatakbuhan niyang buhay ngayon. Pwedeng may mga pangarap siya noon na parang, ito pangarap ko dati, hindi na ito yung, hindi naman ito yung nasunod, iba naman yung nangyari sa buhay ko. So yun, isa yun eh. Kasi pwedeng nagpapakabusy siya sa trabaho na parang, or sa work, or sa business, whatever, no? Na parang hindi siya completely satisfied, hindi siya masyadong masaya. So ito yung pangarap niya eh, kaya lang parang hindi niya naabot yung pangarap niya. So yeah. So what will happen in the near future for the both of you? Okay. Maraming messages dito. We do have here the Two of Wands. Nakakita tayo ng mga plano na gagawin mo in the near future. You do have here the King of Cups. And then the Karma. You might be dealing with your karma in the near future. Pero yung iba sa inyo, ngayon pa lang, ano? Pwede mo nandiyan na yung karma. Nakakita ko ng mga plano regarding that. I can see fake friends. Fake friends or fake mga pekeng tao na aalis sa buhay mo. These are fake friends. They are using you. Ginagamit ka nila for your money. They are going to leave you. Aalis sila. They're not interested anymore. Kasi, you're focusing on yourself eh. Wala kang pakialam sa mga taong to eh. Parang, aalis itong mga person. Actually, it's marami. So these are fake friends or not, you know, someone na could be friends or a family member na parang nakikitaan natin na parang ginagamit ka nito mga taong to. I'm really really sorry ha pag inaayos ko yung microphone ko. Pag nagiging sagabal siya, medyo maingay. So anyway, yun na, may mga aalis na tao sa buhay mo and it is because ginamit ka lang nila. And hindi na sila masaya doon sa ginagawa nilang ganun. Parang somehow nakukonsensya din sila sa ginagawa nila. The Queen of Swords is here. The World. The Star. The Seven of Pentacles. I can see reconciliation, pero hindi siya pinagsasabi. Possible lang reconciliation nitong person nito at ikaw, pero biglaan pwedeng ganun. Or hindi niya sabihin yung specific date or month or whatever.
Kasi itong person na to, nakikita natin na kinakut off niya yung distance or nagiging main problem sa inyo, which is the world of separation here. Yun yung nagiging main problem. This person is going to reach for his or her dreams. Or for some of you, ikaw yung dreams or pangarap nitong person na ito na hindi niya makuha. Na parang in the near future, naisipan niya, hindi ko kunin ko yun, yung talaga gusto ko. That's the energy. And then, the Seven of Pentacles is here. It might look like or it might appear like magmumukha siyang parang wala siyang pakialam, na parang wala siyang ginagawa, na walang silbi tong connection nito, na hindi siya interesado or whatsoever. Lalabas na parang gano'n, na parang hindi siya interesado. But your person is actually making movements. Gumagawa siya ng movement. First thing na gagawin ko is to cut off the distance. Tanggalin yung distance. Hindi siya okay sa distance, you know. Hindi siya okay. This person is going to meet you and pwedeng lumabas siya muna as a friend. Or, you know, pwedeng magkaroon ng closeness between the two of you as a friend. Hindi kasi natin, but you know, alamin natin. Yeah. I feel like there's a decision to make para magkaroon ng changes dito. We do have here the Tower, the Five of Swords, the Two of Swords, some kind of decision na kailangan gawin. Nakikita natin yung isa dito maiipit. Kasi kailangan niya gawin yung decision, you know. And then change will happen here with the will of the year. So may mga pagbabagong mangyayari. Pero sabi ko nga, itong person na ito might appear na parang wala siyang pakialam at all. Your person is really busy. Wala siyang time. Or maybe marami siyang problema dun nga with his or her karma. So yeah, that's it for now. Thank you for watching. Sana po naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again. And by the way, yung ating bagong channel, Madam P Vlogs. Sana po i-subscribe at i-check nyo rin po yan. No? I love you all guys. And bye-bye.